Nag-eavesdrop ang mga Chinese warship sa pinagsanib na US, Philippine naval drill sa South China Sea. Ang Carl Vinson Carrier Strike Group at Philippine Navy ay nagtapos ng joint drill sa South China Sea noong Huwebes habang nasa ilalim ng obserbasyon ng isang People's Liberation Army Navy, plan, frigate, na nagclaim, sa kabila ng pagiging nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, EEZ, na nagsasagawa ito ng mga legal na aktibidad sa sarili nitong Territorial Sea. Samantala, ipinagpatuloy ng Hilagang Korea ang mga artillery firing drill sa isang dating demilitarized maritime buffer zone na nag-udyok sa Seoul na tumugon sa mga firing drill ng mga unit ng Republic of Korea Marine Corps at lumikas sa dalawang isla malapit sa North Korean firing zone. Ang mga drills, nakilala bilang Maritime Cooperative Activity, MCA, ay nagsimula noong Miyerkules at nakita ang CSG, na binubuo ng carrier na USS Carl Vinson, CVN-70, na may sumakay na carrier air wing, CVW-2, cruiser USS Princeton, CG-59, at mga destroyer na USS Kidd, DDG-100, at USS Sterrett, DDG-104, na nagsasagawa ng magkasanib na aktibidad at paglalayag kasama ang mga offshore patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar, ES-15, ex-USCGC Hamilton WHEC-715, at BRP Ramon Alcaraz, ES-16, ex-USCGC Dallas WHEC-716, at Landing Platform Dock BRP Davao del Sur, LD-602. Nagsagawa rin ng deck landing ang isang Philippine Navy AW-109 helicopter sa Carl Vinson. Ang mga barko ng plan ay nasa paligid na nagmamasid sa mga drills na may isang frigate na nasa itinalagang lugar ng pag-eehersisyo nang dumating ang mga barko ng Pilipinas doon malapit ng madaling araw noong Miyerkules, ayon sa Philippines Daily Inquirer, na nagulat din na isang plan destroyer ay nagpakita rin kasunod ng mga tawag sa radyo sa pagitan Gregorio del Pilar at ang plan frigate. Final challenge, challenge 5. China Warship 174, this is Philippine Navy. Warship 160, in accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Sa mga tawag, sinabi ng barko ng Philippine Navy na ang plan ship ay naglalayag sa loob ng Philippine EEZ at tinanong kung ano ang intensyon nito, at nakatanggap ng tugon, Philippine Warship 15, this is Chinese Navy Warship 570 conducting lawful activities in our territorial seas, over, ayon sa ulat ng Inquirer. Ang plan frigate ay iniulat na hindi tumugon sa isang kasunod na tawag sa radyo at, sa 8 a.m., isang plan destroyer na may hull number 174 ay lumitaw din sa lugar ng ehersisyo. Inaangkin ng China ang malaking bahagi ng South China Sea bilang teritorial na tubig nito. Ang mga hull number ng dalawang barko ng plan ay katumbas ng Luyang 3 Class Destroyer CNS Hafei, 174, at Jiangkai 2 Class Frigate CNS Wangshan, 570. Ang parehong mga barko ay bahagi ng South Sea Fleet ng plan. Sa isang post sa social media noong Huwebes, ang Armed Forces of the Philippines ay naglabas ng mga larawan at video ng MCA, kung saan kasama ang dalawang video ng Huangshan na sumasalamin sa mga barko ng Philippine Navy noong Miyerkules. Ang People's Liberation Army, PLA, Southern Theater Command, kung saan nahulog ang South Sea Fleet, ay naglabas noong Miyerkules ng gabi na nagsasaad na ang hukbong pandagat at himpapawid ay inorganisa upang magsagawa ng mga regular na patrol sa South China Sea noong Miyerkules at Huwebes. Noong Biyernes, naglabas ng pahayag ang command na nagsasabing nag-organisa ito ng regular na joint naval at air exercise sa South China Sea ngunit hindi nagbigay ng karagdagang detalye. Noong Huwebes, pinuna ni Wang Wenbin, tagapagsalita ng ministry ng ugnayang panlabas ng China ang drill ng US Philippines sa kanyang pang-araw-araw na press conference. Nais naming bigyang diin na ang mga aktibidad ng militar ng US at Pilipinas sa South China Sea ay hindi nakakatulong sa pamamahala sa sitwasyon sa dagat at paghawak sa mga alitan sa dagat. Hinihimok namin ang mga kaugnay na bansa na itigil ang mga irresponsibleng hakbang,
at igalang ang pagsisikap ng mga rehiyonal na bansa na itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea, sabi ni Wang. Ang Carl Vinson CSG ay nakadaong na ngayon sa Maynila sa isang nakatakdang pagbisita sa daungan, pagdating doon noong Biyernes, ayon sa isang release ng Navy. Samantala, nagsagawa ng firing drill ang Hilagang Korea noong Biyernes ng umaga, na nagpaputok ng halos 200 shell sa tubig sa kanlurang baybay nito. Inangkin ng South Korea na nakarating ang mga shell sa hilagang bahagi ng hangganan ng dagat sa Yellow Sea ngunit sa loob ng Maritime Buffer Zone na sinang-ayunan ng dalawang Korea sa ilalim ng 2018 Comprehensive Military Agreement, CMA. Ang kasunduang iyon, gayunpaman, ay binasura ng Hilagang Korea noong Nobyembre ng nakaraang taon kasunod ng desisyon ng Seoul na suspindihin ang isang bahagi ng kasunduan pagkatapos ng paglulunsad ng satellite ng North Korea noong 21 ng Nobyembre. Ang pagpapaputok ay nagtulak sa South Korea na maglabas ng isang emergency evacuation order para sa mga sibilyan sa South Korean Western Border Islands ng Yeonpyeong at Baenyeong. Sa 3 PM sa araw na iyon, ang mga unit ng Rock Marine Corps na nakatalaga sa parehong isla ay nagsagawa ng live na pagpapaputok sa kalapit na tubig kasama ang kanilang mga tangke at self-propelled artillery bilang tugon. Sa isang English language statement na dala ng State Media Korean Central News Agency, KCNA, inaangkin ng North Korean military ang 13 kumpanya at isang platoon force ng Southwestern Coastal Defense sa ilalim ng 4th Corps ng Korean People's Army, KPA, na nagsagawa ng live naval shell firing drill mula 9 AM hanggang 11 AM sa Biyernes. Isinagawa ito gamit ang 47 artillery na nagpaputok ng kabuuang 172 na bala. Ang pag-aangkin ng mga gangster ng militar ng Republika ng Korea na nagpaputok ang KPA ng mga bala ng artillery ng hukbong dagat sa katubigan sa hilaga ng Paikrong Island at isla ng Yeonpyeong. Isang tinatawag na buffer zone sa kanlurang dagat ng Korea ay isang napakalaking paninindigan sa linlanggan ang opinyon ng publiko at ang kanilang paglikas at pagpapaputok bilang kapalit ay isa ring trite method para itapon ang responsibilidad para sa tumitinding tensyon sa drill ng KPA, sabi ng pahayag. Ang militar ng South Korea noong Biyernes ay naglabas ng pagpapalaya na nagsasaad na mula noong 29 ng Disyembre ang Rock Army at US Army ay nagsagawa ng pinagsamang mga pagsasanay sa pagpapaputok sa Paokyan Sea, Gyeonggi-do Province, na malapit sa hangganan. Nagbabala ang KPA na kung ang mga kaaway nito ay gagawa ng isang aksyon na maaaring ituring na isang provokasyon sa ilalim ng pretext ng counteraction, ang KPA ay tutugan ng may mahigpit na kontraaksyon sa isang hindi pa nagagawang antas.